how to raise or borrow fund for capital. Paano okay. Sa mga gusto magsimula nang walang pang capital? Paano kung wala magpapahiram sa'yo? Saan ka pa pwede manghiram? Paano ka makaka-raise ng funds para lang maumpisaan yung negosyo na yan? Paano tayo magbabaro ng funds or capital? Ito kasi yung mahirap dito sa Pilipinas. Wala hong nagpapautang na bangko sa nag-uumpisang negosyo. Mahirap. Bakit? Mortality rate mataas. Hindi makakabayad yan. Wala pang negosyo. Unless, meron kang collateral. Tama mali. Diba? Kung iko-collateral mo sa sakyan, bahay, or whatever. Diba? Kanino tayo pwede manghiram ng kapital? Meron ako dyan sikreto. Maybe this is the first time that I'll share this. Gawa ka ng presentation. Yun ang una mong gagawin. Wala kang pera eh. Bigay mo sa kanya, paano umpisan yung negosyo, paano tatakbo yung negosyo, paano kikita yung negosyo, magkano ang kikitain ng negosyo, at magkano ang kikitain niya. Yun ang una kong ginawa. Gawa kong presentation. After that, I will present it sa lahat ng mga negosyanteng kakilala ko. Sa mga may pera. Uy, meron akong business proposal. Pakinggan mo nga, tignan mo nga kung tama. Huwag mong sasabihin, ito yung trick, na kailangan mo yung pera nila. Uy, kukuha nga ako ng opinion mo, brother, tungkol, kasi may ginawa kong ano eh. Di ba negosyante ka? Gusto ko sanang makita mo itong ano eh, itong business plan na ginagawa ko. Pakicheck mo nga, pero pinipresent mo na sa kanya. So, hihingi ka ng out, ng inputs niya. Ano mga ano niya, pwede niya sabihin, di ba? Ah, ganito, adjust mo sa ganito, 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 ganyan. Pero sa palagay mo ba maganda? Oo, maganda naman siya. Eh, magkano ba investment dyan? Hayaan mo sila sa kanila manggaling yung tanong. That's how you borrow money. Hindi ka nanghihiram. Ipinapakita mo sa kanya na profitable, maganda yung negosyong papasukin mo. Kailangan mo lang ng kapital. Dalawang bagay ang sasabihin niyan sa'yo. Sige, pahiramin kita o pwede pa tayo magpartner dyan. Pag yan interesado. O ngayon, ganito. Sinabi niya magpapartner. Huwag mo kagad ibibigay yung equity o percentage. Napakahalaga ng equity. Equity, sobrang halaga niyan. Ibig sabihin yung shares. Sobrang halaga niyan. Kasi paano kung maging Jollibee ka in the future? Alam mo ba ang Jollibee ngayon, yung 1%? Kung meron kang ownership na 1% sa Jollibee ngayon, multi-millionaire ka na. Hindi mo na kailangan magtrabaho for the rest of your life. 1% lang. Eh, paano kung naibigay mo sa investor 50%? Tapos naging Jollibee ka in the future. Kasi ang investor, pag nagamit mo na yung pera niyan, tandaan niyo po ito ha, pag nagamit mo na yung pera niyan, napalaki mo na yung pera niyan, wala na siya dun eh. Tama mali. Pero natulungan kanya mag-umpisa. So tama lang, nabigyan mo ng may time frame pa rin. 2 years, 3 years, or maybe 5 years. Okay, 5 years. Sa lahat ng benta natin ng sapatos, bibigyan kita ng 10 pesos. Example. Or 10%. Sa lahat ng benta natin ng sapatos, bibigyan kita 10%. Tanggalin mo lahat ng expenses. Yung matitira, percentage, 10% ka. Sa loob ng 2-3 taon. So that after 2 to 3 years or 5 years the most, iyon na yung kumpanya. Tama? And siguro naman at those times, nabawi niya na yung puhunan niya, nabawi niya na yung kapital niya, masaya na rin siya at natulungan ka niya, masaya ka rin naman at nakapag-umpisa ka nang wala kang kapartner. Mahirap kasi yung may nagko-control pa sa yung ibang tao. Minsan, hindi mo maisakatuparan yung gusto mong gawin sa negosyo mo kasi ang daming nag-iisip. So that's how you get an investor. Medyo na-offend ako dun, brother. Kasi sa totoo lang, ha, hindi maganda. Ibig sabihin, emotional ka. Oh. Hindi ako emotional. Emotional ka, di ba? Hindi ako emotional. Nakakangiti pa nga ako. Hindi ako emotional. Baka maya, tinamalang ka rin dito sa mga video ko. Kaya ganun. Hindi ako emotional. Hindi ko kailangan ng mentor. Siya tanungin nyo kung naikinig siya sa akin. Mayabang. Alata naman siguro no, sa social media. Pag may taong hindi makakasama, iwan. Kahit pamilya mo pa. Ba't kailangan mang iwan? Yung ibang tao dyan eh, mentor ng mentor, sila kailangan na may mentor. Ang importante kasi sa public speaking, dapat nakakapulutan ito ng aral. This is the biggest risk and biggest challenge of my life. Hinamon mo ko eh. Idol, ikaw humamon. Pag pumunta kayo sa akin, kapag pinakinggan nyo ako, siguraduhin yung ready kayo. Dahil dudurugin ko kayo.